sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction kaya sa manyo. O guys, let's go! Breaking news ngayon. Matapos ang patuloy na pag-intriga ng ilang mambabatas, kahit wala na sa Department of Education ang Vice President na si Sara Duterte at tila patuloy na inuugnay sa ilang mga programa at di umanong imbestigasyon sa ahensya, undersecretary nito na si Gina Ogunong, nilinaw na kahit ni piso ay walang ginastos ang Vice Presidente sa aklat ng pagbasa nito sa mga bata noong kalihim pa ito ng Department of Education. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, mukhang isang buwaya na naman raw ang napahiya sa naging hearing ng budget briefing sa Department of Education ng mismong undersecretary nito na si Gina Gunong ang nagbigay linaw na di aman ay pagpapakalat ng ilang mga maling impormasyon patungkol sa libro ni Vice President Sara Duterte ng isang kaibigan. Sinasabi sa budget briefing, pilit kasing inuugnay ng mga mambabatas ng ilang programa ng Department of Education kahit wala na sa nasabing ahensya ang pangalawang pangulo, particular na si Representative Ramon Gutierrez na tila tinaasan ng kilay ng maraming dating mga kababayan nang paulit-ulit itong bangitin ang libro ni Vice President Sara Duterte, maging ang pagbasa nito sa ilang mga bata noong ito pa ang kalihim ng DepEd. Mismong ang undersecretary ng DepEd na si Gina Ogunong ang naglinaw na miski ni piso walang ginastos ang Vice Presidente sa lahat ng ito, maging ang pagpapublish ng mga libro sa mga bata hindi ginalaw ni VP Sara. Kaya't malinaw na hanggang magbitiw ito sa pwesto, malinis ang track record ng Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Tanong tuloy ng marami sa ating mga kababayan na nakapanood sa budget briefing, ano raw ba ang gusto ng ilang mambabatas? Ay bakit pa ulit-ulit di umano nilang idinadawit ang pangalan ni VP Sara? Hindi daw ata nakikinig ang ilang young gun sa hearing ng Senado kung saan nilinaw na ng Vice Presidente na ang OBP ang may proyekto ng nasabing aklat na nagkakahalaga ng 10 million pesos at hindi ang departamentong inalisan nito. Para saan raw ba ang paggigisa sa nasabing ahensya na pati mga magulang, kaguruan at mga kababayan na tila nagtataka na sa linyahang tanong ng ilang mga mambabatas. Gayunpaman, ipinaglaban ng undersecretary ng DepEd na hindi gumastos ni piso ang Vice Presidente sa nasabing proyekto at pagbasa nito ng aklat sa mga bata. Kaya't malinaw na hindi dapat binibigyan ng intriga ang nasabing proyekto. Bukod sa wala na sa ahensya ang Vice Presidente, tila bakit daw paulit-ulit ang tanong ng ilang mga mambabatas na tila may pilit nitong pinalalabas. Gayon malinaw sa accountability ng DepEd na ni piso ay walang ginastos dito ang former secretary na si VP Sara. Samantala, Congressman Luis Tro tila napahiya ng sagutin mismo ng isang resource person ng DepEd na naging maganda ang pamamalakad ng si Vice President Sara Duterte ang umupo bilang kalihim nito. Patuloy pa rin ang pagbibigay ng laptop para sa mga kaguruan at non-teaching personnel. Ang 11 billion pesong pondo na nakalaan sa DepEd ay ginastos raw ito ng tama ayon pa sa resource person. Kaya naman, nang lumabas ang balitang ito, ay humani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, pilit nilang pinapamukhang masama si BP
pero di sila nag-succeed. Buti nga sa inyo, congressman. Kung makapagtanong sa liquidation ng funds, as if funds lang sinasabi nila. Publicly, saan nila ginagamit ng liquidation? Sila puro certification lang. Ayaw mag-disclose ng expenses nila. Sa isang libro para sa bata, nagkakagulo kayo. Yung baha, daming taong nasasalanta sa iba't ibang bayan. Bilyon araw-araw ang nalulustay. Bakit ang tahimik nyo? Grabe ang mga your honors. Kahit anong gawin nyo sa pagka-discaril kay BP, hindi mababago ang suporta namin sa kanya. Kayong mga kilalang talamak ang korupsyon na ginagawa, mahiya kayo. Mga lintak karamihan sa Kongreso. Pero dito kami taong bayan na sumusuporta sa aming mahal na BP Sara Duterte. Ganyan ang mga magnanakaw, nagmamalinis. Kaya nga ipapasa sa iba. Be strong BP Inday Sara. Kahit anong panggigipit nyo sa mga Duterte, hindi pa rin kayo magtatagumpay. Takot kayo sa 2028, siguradong Sara Duterte magiging presidente. Sulit Duterte kami. End quote. Ma'am, the computer ratio is 1:9. Meaning 1 computer, 9 students po. That is 1:9. One computer for 9 students. How about the ratio for the teachers? Ma'am, for the teachers, from the grand total, dito po yung region is 1 computer is for 30 teachers. 1 computer for 30 teachers. 30.57. That is almost saying impossible to facilitate an e-learning system having 1 computer for 30 teachers. And I believe, Madam Chair, that this validates the reason why the DepEd in 2023 requested and lobbied for an allocation amounting to 11,361,000,000. In other words, sinuportahan po tayo ng Senado at ng Kongreso in addressing this need, in addressing this gap. However, if I may request the Secretary to flash the next slide. If I may invite your attention to the current appropriations. Ito po yung appropriation for 2023. The amount is 11,361,000,000. However, ang naging utilization po niya is only 19.22%. That is equivalent by way of obligation to 2,183,000,000 and disbursement to 2,075,000,000. So, bakit po sa tindi ng pangangailangan natin for ICT packages, Madam Chair, out of 11 billion allocation, bakit po 2,075,000,000 lang ang naging disbursement? Can we hear from DepEd? Please answer the question. May we direct Director Pitagan to answer, please. Thank you very much, sir. Ma'am, for the 2023, when the new administration came in, the priority was the continuing 2022. That's why for 2022 funds, we have the 92% obligation. Now, yung 2023, ma'am, tumawid ngayon siya na 2024. So right, Madam now... Madam Chair, if I may interrupt, okay. Parang ang hirap pong i-appreciate nung naging explanation nyo na ang priority nyo is continuing, which is the budget from 2022. Why therefore did you request for 11 billion for 2023? Yeah. Kung sasabihin nyo ngayon, ang priority nyo is 2022, kaya hindi nyo nagamit yung 2023. Alam po ninyo, Mr. Resource Speaker, dun po sa amin sa Batangas, hindi po magkamayaw ang humihingi ng tulong na estudyante, teacher, and even PTA officers. Lahat ang problema nila, computer, laptop. Now we have this 11 billion budget. You requested this for 2023. Bakit po ang disbursement nyo, 2 billion lang? Yun, ma'am. To answer the question po, in May 2024, nabili na po natin yung 2023 budget. Ang pending po natin, 95% na yung ating obligation. Kaya lang po hindi po nagre-reflect is because we are asking for the modification of the expense class from capital outlay to MOOE. Madam Chair, yun po bang May 2024 na sinasabi nyo? Does this pertain to the 2 billion disbursement? Hindi, ma'am. This pertains to the 8 billion more na hindi pa na gagamit. So nasaan po yung 8 billion? Ma'am, yun, nagamit na po natin to. Where are the computer sets now? The computers now are being delivered to the schools.
yung pong hinahanap nyo na 20. Who can validate that information that they are being delivered to schools? Because as far as I know, napakatindi po ng pangangailangan for computers ng ating mga public schools. If I may continue, Madam Chair, he made mention about the continuing appropriation. So let me invite your attention to color blue of the slide. Ayan po yung continuing appropriation. We have 9 billion budget. Tama po si Mr. Resource Speaker. May nagamit na 8 billion. But what surprises me a lot, punta po tayo sa baba. Both the current and the continuing has an accomplishment of 0%. Does our Resource Speaker validate this report? This is as of December 31, 2023. Yes, ma'am. And if I may add, Madam Chair, pagdating po natin dito sa accomplishment report, I hope the people of Batangas are listening to me para hindi na nila kulitin kung nasan itong mga computer. We're talking about 2,349 LC, 2,648 smart TVs, 12,022 laptops, 7,558 laptops. That is for current appropriation. And for continuing appropriation, Madam Chair, ang hindi po nade-deliver, 6,770 packages. And the breakdown is 4,067 LC, 337 smart TVs, and 2,366 laptops, with 3,161 laptops for non-teaching personnel. This is as of December 31, 2023. Nasaan po itong mga equipments na ito? Madam Chair, Your Honor, yung pong pinabagit nyo na 4,067 laptops, na-deliver na po natin ang 91.47%. Yung pong sinabanggit nyo na 337 packages ng smart TVs, na-deliver na po natin ang 91.6%. Doon po sa laptop for teaching na 2,366 packages, 100% na po na na-deliver natin to para sa mga teachers. At yung pong laptops for non-teaching, na-deliver na rin po ito ng 100%. These are all accounted for the fund year of 2022. May we request the Resource Speaker to submit to us the documents proving all the delivery? Yes, ma'am. And can we go, Mr. Resource Speaker, to the current appropriation? Nasaan po itong 17,019 packages under the current appropriation? Okay. Under the current appropriation for the e-learning carts, that's 1,655 packages. Medyo mababa pa po yung ating delivery dito, which is 3.44 delivery because the contract, ma'am, the NTP was May to December. So ang target po before the end of the year, maibigay po yung lahat ng ELC. Sa STV naman, ma'am, it's the same. For 5,942 packages, it's 3.77% na po yung na-deliver. If I may interrupt, Madam Chair, in other words, the average percentage with respect to the delivery is 3%. Yes, ma'am. Out of the total number of packages. Yes, ma'am. Because the procurement of the current 2024 happened in January. Madam Chair, I hope that the DepEd, Mr. Resource Speaker, realizes that the specification when we talk about ICT changed so fast. Hindi ko po alam kung paano nyo i-realize ito concerning the possible significant changes already with the specs of the ICT packages for which the current appropriation is originally allocated. Thank you very much for that very good observation. Ma'am, all our packages from e-learning card to STV, laptop for teachers and laptop for non-teaching are duly vetted and cleared from the Department of Information, Communication, and Technology. So nagsasubmit po kami sa kanila ng tech specs, including that of the 2023, and they gave us the corresponding clearance. What causes the delay? Ma'am, yung... Or should I say, who causes the delay? Ma'am, hindi naman. Ma'am, kasi yun nga pong 2024, yung current fund. Siyempre po, nagsimula po kami ng procurement ng January. So, no, this is 2023 budget. The 2023 budget. Ma'am, current appropriation pertains to 2023 current appropriation. Yes, ma'am. Ma'am, yun nga po, if I may backtrack a bit, kasi po noong 2023, when we first came in, yung new breed of leaders, hindi pa po nagagalaw yung 2022. So naging priority po muna yon noong 2023. I will go back to my question, Madam Chair. If your priority is 2022, then you should not have requested for 2023. Kanina po, may nabanggit na nasa warehouse. Ano po ba yung nasa warehouse? Ma'am, yung nasa warehouses na nabanggit, these are not these lots. Ito pong DepEd computerization program na ito, ito po yung recalibrated DCP. Yung pong nasa warehouse, those purchased during 2020-2021.
2020, 2021. Ito pong 2022, ito yung 2023, ito po yung dinideliver pala ngayong 2024. Yes, ma'am. Madam Chair, I just wish to manifest my frustration Mm-mm. about the significant delay in the proper bidding, procurement, and delivery of all this ICT equipments. Ito po ay kailangan ng ating mga public schools. As a matter of fact, I wish to believe na ito po ang dahilan kung bakit ang Philippine education ay nasa bottom ng ranking ng PISA. Mayroon naman po tayong budget. Why don't we act promptly so we address this problem in the Department of Education? Thank you very much, Your Honor, for that observation validating the need of technology for schools. Ma'am, kaya po ngayon, doon po sa hinihingi namin na 2025, we have started already the early procurement activities. Para po ngayon this year, meron na pong NEP level, sinimulan na po namin yung EPA activities para nga pagdating ng 2025, mabili ka agad. Madam Chair, I wish to go back to my question. What caused the delay in the procurement for 2023? Because I do not consider as a valid excuse na priority nyo at 2022. Please give me a valid reason. Well, yung some of the reasons na nilagay din po namin. Number one, we have to, well, since bago yung leadership, we have to recalibrate. Kasi ma'am, dati e-classroom siyon. So we have to really do an extensive onboarding of all the strands, all the people on the ground. Ano ba talaga yung kailangan? Magbibigay ba tayo ng computer laboratory? And a whole other... Ibig sabihin, Mr. Resource Speaker, while you are doing all this procurement, you have not made up your mind as to the specification of the ICT that you are procuring. That is a manifestation, Madam Chair. I acknowledge that my time ended already. Thank you. Thank you very much, ma'am. I made that manifestation because my questions will mostly be about the utilization of 2022 and 2023. Now, Madam Chair, based on reports, on November 21, 2023, the DepEd celebrated Araw ng Pagbasa, and this was spearheaded by the Bureau of Learning Delivery under the Curriculum and Teaching. Is that correct, Madam Chair? That's correct, Madam Chair. And during that event, Madam Chair, this was celebrated with the launching of Isang Kaibigan. It was held in a public elementary school in Quezon City. Is that correct, Madam Chair? That's correct, Madam Chair. So, Madam Chair, as the USEC being responsible for curriculum and teaching, and line of logic, yung Bureau of Learning Delivery. May we ask po, kayo po ba yung responsible for the production of this book, yung Isang Kaibigan? Madam Chair, hindi po. What is the role of the curriculum and teaching strand po in the production and development of Isang Kaibigan? I understand this was a project of the former secretary. Is that correct, Madam Chair? Yes, Madam Chair. Wala pong role ang Department of Education sa development, reproduction, or printing of Isang Kaibigan storybook. Thank you. Madam Chair, so... As per reports, the illustrators were a certain Janina Simbilio and Joseph Kaliner of the Creative Media Unit, Public Affairs of the Service of the Department. Is this report erroneous, Madam Chair? Madam Chair, I have no knowledge of that. No knowledge. Madam Chair, under what department po kaya itong Public Affairs Service of the DepEd? With your permission, Madam Chair, the two are employees of the Public Affairs Service Division of the Department, Your Honor. They are employees. Yes, but there is no payment made to them for whatever they did. So it's either they made it gratis or for free, or they were paid on the side. We don't really know because there's no record official payment to them. But just for the record, they are employees, job order employees of the Public Affairs Service. Is that a bureau? Service. Public Affairs Service of the DepEd, Your Honor. Madam Chair, thank you very much, Mr. Secretary, and apologies you had to answer that. But thank you for the confirmation. So the book there was a hand in the development of the book by employees of the DepEd, although it is probably by gratis or unrelated to their official functions at the DepEd. So that's something to note. So hindi po naman erroneous yung statement ng report na yun. So Madam Chair, prior to its launch, it would be said then that what is the knowledge of the good undersecretary about this book? Was it the first time for her to find out about Isang Kaibigan during the launching itself? Because it was mentioned na wala po silang kinalaman sa development, but surely, perhaps in the procurement or in the preparation of the program, they have had some knowledge of this book. Yung particular book po, nakita lang namin noong launch, but we know that she's going to read. Kasi po yung program na Araw ng Pagbasa, we do that yearly, and we invite reading ambassadors. So, minsan mga kilalang mga tao, mga officials ng DepEd, nagbabasa po yan sa mga schools. And they can choose the storybook that they're going to read. So, in this Araw ng Pagbasa in a Quezon City school, ang binasa ni VP ay yung kanyang story. So, at the time po, Madam Chair, as per the yearly event that you'd have, yung reading ambassador is the former secretary? Hindi naman po. Iba-iba po, kasama secretaries, kasama ang mga undersecretaries, assistant secretaries, regional directors, lahat po ini-invite namin actually na maging reading ambassador.
But in that instance, at least for isang kaibigan, that was the former secretary, and that was her choice of book. Yes, Your Honor. Madam Chair, is there no role on the part of the DepEd to curate what book would be read for isang pagbasa? They leave it totally at the discretion of the reading ambassador, po ba? Yes po. We ask the reading ambassadors to pick a book that they want to read as long as the book is appropriate to the level. At yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.